Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang aktor na si Jericho Rosales at kung gaano nga ba siya kayaman. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography o lifestyle, ang kanyang mga naging karelasyon at ang love story nila ng kanyang asawa, kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera at kung gaano nga ba kalaki ang kanyang net worth. Masisilip nyo rin dito ang mga napuntahan ng kanyang pinaghihirapang pera, gaya ng kanyang negosyo, mga bahay, at ang kanyang mga koleksyon ng mga sasakyan at mga motor. Pero bago natin ipagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Si Jericho Viva Rosales o mas kilala sa stage name na Iko ay ipinanganak noong September 22, 1979 sa Quezon City at lumaki sa Bolacan, Marinesor kung saan natutunan niya magsalita ng Rinconada Bicol. At siya ay may taas na 5 feet and 11 inches o 180 centimeter. Ang kanyang mga magulang ay sina Rosario Vivar at Santiago Rosales at siya ay may older brother na si Jeremiah Rosales na isa ring aktor. Kahit na nung kayo ng kanyang mga magulang noon, ay kulang pa rin ito para matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya sa edad na 14 ay nagtatrabaho na siya upang matulungan ang kanyang mga magulang na suportahan ang kanilang maliit na pamilya. Naranasan niya noon na magtrabaho bilang isang fish vendor sa Concepcion Market na Marikina, jeepney barker, service crew member ng isang pizza chain, personal driver, nagtitinda ng ice buko, nanguligta ng itinapo na wire at lumang dyaryo para binta sa mga junk shop, kapalit ng pera, at minsan ay kapalit ng morang cheese curls. At nanguligta rin siya ng plastic na basura sa isang dump site kasama ang kanyang pinsan. Ang kanyang first major dream ay mayaon ng kanyang sarili at ang kanyang pamilya sa kahirapan at magkaroon ng sariling bahay. Kaya nagdasal siya sa Pumay Kapal at nagtatrabaho na maigi para makamit ang kanyang mga pangarap. At ngayon ay nagkatotoo na ang kanyang mga pangarap dahil sa kanyang pagpupursige na sinamahan ng pananampalataya sa Panginoon. Si Iko ay nag-aral sa 6 na public school noong elementary at high school at ayon sa isang source, siya ay nag-aral sa New Era High School sa Quezon City sa kanyang secondary education. At sa college ay hindi siya pumasok dahil hindi na alam kung anong kursong kukunin niya o anong trabaho na bagay sa kanya at saka hindi nila ito ma-afford. Ibinahagi niya sa kanyang Facebook na natuto siyang magsalita ng English sa pamamagitan ng panunod ng TV at movies, pagpilit sa kanyang sarili na magbasa at magpag-usap sa mga tao na nagbigay sa kanya ng magandang ideya at binuksan ang kanyang mga mata sa mga bagong posibilidad na mas may malinaw na pananaw para sa kanyang buhay. Bilang kilala na mahilig sa surfing, hindi may tatanggi na talagang malapit ito sa puso ni Iko. Sa katunayan, bukod sa isla ng Siargao, isa din sa sekretong pinupuntahan niya para mag-surfing ay ang mga beaches sa Catanduanes gaya ng Puraran Beach. Pagkatapos ng kanyang morning surf, pinulot niya ang mga basura na makikita niya bilang pagbigay galang sa kalikasan at sa isla na kanyang binibisita. Sabi niya na hindi ito isang bagay na dapat baliwalain, lalo na para sa ikabubuti na ating kalikasan. At dagdag pa niya, nagalit siya sa mga taong walang respeto sa kapaligiran. Marami talaga humanga sa kanya hindi lamang sa kanyang kagwapuhan, kundi pati na rin sa kanyang pagkamatulungin sa pamilya, masipag magtrabaho, mapagmahal sa kapwa, at may respeto sa kapaligiran. At dahil rin sa kanyang kagwapuhan ay may mga nabighani sa kanya, kaya alamin na natin mga Meg kung sino-sino ang mga ito. Ang una sa ating listahan mga Meg ay si Angelica de la Cruz. Si Iko at Angelica ay isa sa mga 1990s love team ng ABS-CBN. At si Angelica ang first love team partner ni Iko sa teleserye na Esperanza noong 1997. Pero hindi nang tagal ang kanilang love team dahil lumipat si Angelica sa GMA Network. Si Angelica ang first non-showbiz girlfriend ng aktor. Pero hindi nila sinabi ang dahilan kung bakit sila naghiwalay o baka dahil nasa morang edad pa sila noon. At ngayon ay may kanakanya na silang pamilya at nanatili pa rin magkaibigan. Ang pangalawa ay si Kay Palomares. Si Kay ay dating ramp and commercial model. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng isang napakagwapong anak na si Santino Rosales na ipinanganak noong December 11, 2000 na ngayon ay 21 years old na at may taas na 6 feet and 1 inch. Ang kanilang anak na si Santino ay naging newest member ng Viva Artist Agency noong August 13, 2020 kung saan nakafocus siya sa kanyang karera bilang isang modelo. At siya ang namamahalan ng restaurant at catering business nila ng kanyang ina na pinangalan ng Kaisen na matatagpuan sa Paranaque City. At ngayon, si Kay at Iko ay nanatili pa rin magkaibigan at pareho silang close sa kanilang anak. Ang pangatlo ay si Christine Hermosa.
Si Jerva at Christine ay isa rin sa matagumpay na love team sa showbiz na naging magkasintahan sa totoong buhay. Inamin ni Christine sa isang interview na si Iko ay ang kanyang first love. Ang kanilang relasyon ay nagtagal ng 4 na taon simula 2000 hanggang 2004. Nakipaghiwalay si Iko kay Christine dahil hindi na kinaya na actor ang pressure ng mga trabaho at mayroon silang mga issues noon ni Christine na hindi nila kinaya as partners. Nagdesisyon ang actor na mas maganda na maghiwalay muna sila kasi nag-aaway na sila palagi. Iginit ng actor na hindi na iniwan si Christine but rather let her go at iba naman daw po yung iniwan sa nagpaalam. Ang pang-apat ay si Cindy Corletto. Si Cindy ay isang Filipino-Austrian model kung saan una silang nakita ni Iko sa set ng pelikula na Ngayong Nandito Ka noong 2003. Ang kanilang relasyon ay nagtagal ng halos 2 taon. Nauna na inakusahan si Cindy na siya ang dahilan ng breakup nila ni Jericho at Christine Hermosa. Inamin ni Cindy na kailangan niyang i-deny ang kanilang relasyon noon dahil sikat ang love team nila ni Iko at Christine Hermosa sa panahon na yun. At inamin din ni Cindy na iniwan niya si Iko para sa lalaki naging ama ng kanyang anak na si Daniel Joseph Navalia na isang businessman. Ang panglima ay si Heart Evangelista. Si Iko ay nagkaroon ng relasyon kay Heart noong 2005 kung saan love team partner niya sa fantasy drama series na Carlo G. Caparas ang panday. Si Iko ay tinukoy ni Heart bilang her greatest love, ang kanilang relasyon na nagtagal lamang ng 3 taon. Sila ay naghiwalay noong 2008 dahil akala ni Heart na niloko siya ni Iko at ng Malaysian actress na si Carmen Su, na on-screen partner ni Iko sa panahon na yun. Ang pang-anim ay si Carmen Su. Si Iko ay ang leading man na Malaysian actress na si Carmen Su sa drama television series na Kahit Isang Saglit noong 2009. Napabalitang sila ay may relasyon ni Iko sa panahon na yun na siyang dahilan kung bakit tinawalayan ni Heart si Iko. Pero itinanggi ni Carmen Su ang isyong ito na sila ay may relasyon ng kanyang leading man at sabi ng aktor na sila ay may kaibigan lamang. Ang pambito ay si Siska Liton. Si Siska ay isang mistisa model at TV host. Ang relasyon ni Iko at Siska ay nagtagal lamang ng less than a year at sila ay naghiwalay noong November 2010. Wala silang ibinunyag na tunay na dahilan ng kanilang paghiwalay, pagamat matagal silang hindi nag-usap, pero sila ngayon ay magkaibigan na. At ang pangwalo ay si Kim Jones. Si Kim Jones ay isang Australian model na ipinanganak sa England pero sa Australia siya lumaki kasama ang kanyang ina. Si Iko at Kim ay unang nakita noong March 2011 matapos silang ipakilala sa isa't isa ng kanilang common friends at may crush na actor kay Kim nung una silang nagkita. Ibinanyag ni Iko na ilang buwan lang silang lumabas at nagsimula makilala ang isa't isa in a deeper level. Sila ay naging magkasintahan noong October 2011 pero noong February 2012 lamang nila kinumpirma na sila ay may relasyon. Sinapresan ni Iko si Kim ng isang proposal noong August 2013 sa kanilang church service. Ayon kay Kim, walang duda na si Iko ang kanyang the one at alam niya na si Iko ang kanyang soulmate. Matapos ang mahigit 2 taon bilang magkasintahan at matapos ang 8 buwang engage, sila ay kanasal noong May 1, 2014 sa isang beach and surfing theme wedding sa Shangri-La Boracay Resort and Spa. At sila ay mag 8 years of marriage na ngayong taon na kasalukuyang nakatira sa New York City. Bago natin masisilip ang kanyang manaipondar mga Meg, ay alamin muna natin kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang showbiz career. Ang aktor ay sumali sa Mr. Pogi Contest ng Itbulaga noong 1996 at tinaguri ang Charlie Sheen ng Marikina City. Sumali siya sa competition dahil inikayat siya ng kanyang dating amo kung saan nagtatrabaho siya bilang isang personal driver. At nanalo siya sa contest at naging official na host sa noontime variety show at siya ay 17 years old sa panahon na yun. Sa sumunod na taon, lumipat si Iko sa ABS-7 at tinulungsad bilang isa sa mga membro ng Star Magic Circle Batch 4. Sa parehong taon, naging parte siya ng cast sa Sunday variety show ng ABS-7 na ASAP at sa primetime drama series na Esperanza kung saan ipinari siya kay Angelica de la Cruz at nagpatuloy ang kanilang tandem sa teen horror series na Ukat Ukat. Sumikat si Iko matapos gumanap sa papel ni Angelo Buenavista sa Pangako Sa'yo noong 2000 hanggang 2002. Ang tagumpay ng love team nila ni Christine ay naging daan para sa isang movie project sa Star Cinema, ang box office hit na Forevermore noong 2002, kung saan si Christine Hermosa ang kanyang ka-love team. At sabi ng actor na ang Pangako Sa'yo opened many doors for him. Bukod sa pagiging isa sa top leading man sa bansa, kilala rin siya bilang Asian Drama King. Ang 5 shows na aktor na naging Asian Drama King siya ay Ang Pangako Sa'yo, Dahil May Isang Ikaw, The Legal Wife, Bridges of Love,
at magpahanggang wakas. Noong 2006, umalis siya sa Star Magic para pumirma ng management contract sa Manila Genesis, pero bumalik siya sa Star Magic noong September 2014. Sa parehong taon ay nakakuha siya ng 2 Best Actor Trophies sa kanyang pagganap bilang Manny Pacquiao sa Pacquiao the Movie. At nanalo na naman ang 2 Best Actor Award noong 2008 para sa kanyang role sa classic film na Balor. Nanalo rin siya ng Best Actor Trophy noong 2012 sa kanyang pagganap bilang lead role sa pelikula na Alagwa. Ang iba pang kilalang proyekto na Eko ay ang Carlo J. Caparas ang Panday, Kahit Isang Saglit, Green Rose, Halik at marami pang iba. Siya ay nag-enroll noong 2011 sa New York Film Academy kung saan kumuha siya ng kursong acting, directing at producing. Noong 2020, ang aktor ay nakatakdang magtapil sa Dreamscape Entertainment's Naglilibot ng Kaluluwa na nantala dahil sa hindi pag-renew ng protesta ng ABS-CBN at dahil rin sa pandemya ng COVID-19. At ito ang telesery kumbaga ang pagbabalik niya sa primetime block. Ang kanyang international film ay ang pinamagatang Subject I Love You na narilis noong April 2011 bilang parte ng Newport Beach Film Festival sa California. Bukod sa kanyang pag-arte, ay naging executive producer rin siya sa romantic comedy film na The Girl in the Orange Dress noong 2018 kung saan siya at si JC ang main character sa pelikulang ito. Mahilig din si Eko sa musika at naging bahagi siya sa isang grupo sa ASAP na The Hanks at noong 2001 ay naglabas ang kanilang grupo ng album na pinamagatang Hanks Live. Noong 2006, pinangunahan niya ang isang banda na tinatawag na Jeans at naglabas ng album na pinamagatang Loose Feet. Naglabas rin siya ng kanyang self-titled album na Jericho noong 2008, Change noong 2009 at Corona noong 2012. Ilan sa mga kilalang kanta niya ay ang Pusong Ligaw, And I Love Her, Bumuhos Man ang Ulan, Naaalala Ka, at Makita Kang Muli. Ang aktor ay bibida sa upcoming action series na Cell Block na isang international prison action series. Ang Cell Block ang bagong series ng ABS-CBN at Black Ops Studios Asia at isa lang sa mga international co-production na gagawin ng ABS-CBN. Sa ngayon ay nasa New York ang aktor para sa kanyang acting workshops. Halos 3 dekada na niya sa showbiz ay napakarami na niyang nagawang mga proyekto. At sa kanyang kagalingan sa pag-arte ay nanalo siya ng maraming parangal. At naging kilala hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Bukod sa pag-arte, nasa industriya rin siya ng singing, modeling at songwriting. May mga negosyo, investments at restaurant ambassador rin siya sa ilang sikat na negosyo tulad ng Kuya Jay. Kaya malaki ang kanyang net worth ayon sa iba't ibang source na umabot ng $3.5 million o 175 million pesos. At ngayon mga Meg ay masisilip na ang kanyang mga naipundar o mga napuntahan ng kanyang pinaghihirapang pera gaya ng kanyang negosyo, mga bahay at mga sasakyan. Ang aktor ay may negosyo na barbershop na Talas Manilino sa Cubao Expo Quezon City na binuksan niya noong July 2015. At nagsara ito noong October 2020 simula noong total lockdown sa Metro Manila at isa ito sa negosyong lubhang naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Ang akala ng marami na siya may-ari ng restaurant na Kuya Jay na may mahigit 35 branches nationwide kasi ang kanyang pangalan ay nagsimula sa Jay. Pero nilinaw ito sa isang source na siya endorser lamang sa restaurant na ito. Silipin na natin mga Meg ang kanyang modern and laid-back house at ang kanilang new home sa New York City. Tingnan naman natin mga Meg ang kanyang mga collections ng mga sasakyan at mga motor. Customized Ford Transit na nagkakahalaga ng mahigit 3 million pesos. Toyota Hilux Conquest na nagkakahalaga ng mahigit 1.8 million pesos. Toyota Land Cruiser na nagkakahalaga ng mahigit 5.6 million pesos. Jeep Wrangler na nagkakahalaga ng mahigit 4 million pesos. 1987 E28 BMW 5 Series na nagkakahalaga ng 4.5 million pesos. 1960s era Ford Mustang na nagkakahalaga ng 3.7 million pesos.
BMW R19 na nagkakahalaga ng mahigit 900,000 pesos. Triumph Scrambler 900 na nagkakahalaga ng mahigit 700,000 pesos. 1970s Classic Paul Smart Ducati na nagkakahalaga ng mahigit 700,000 pesos. At narito ang kanyang iba pang mga koleksyon. Ilan lamang ito sa kanyang mga collections at sabi na 3 to 5 times karami ang kanyang mga motor kaysa sa kanyang mga sasakyan. Hanggang dito na lang muna mga Meg, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless!